JP, ano yung dahilan ng mga nahuli? Ano? Bakit sa National Road pa rin sila dumadaan? Aga, hindi nila alam na bawal sila sa National Road. Yan yung karamihang dahilan ng mga nahuling mga e-trike drivers at saka tricycle drivers dito nga sa isinagawang operasyon ng MMDA. Batay doon sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nasa 85 na mga e-bikes at e-trikes ang nahuli kahapon na dumaan sa National Road. Yung iba sa kanila na isyuhan ng violation ticket, habang yung iba naman ay na-impound at dinala na sa impounding area ng MMDA sa Marikina City. Kanina, sa operasyon naman ng MMDA sa Pasay, hindi bababa sa 20 mga e-trike at tricycle ang nahuli sa operasyon. Bukod dito, meron ding nahuhuli ang mga LGU kagaya na lang sa Maynila na naabutan natin kanina. Yung iba sa kanila, ginagamit na private vehicle at meron din namang ipinang-deliver ng tubig. 2,500 pesos ang multa sa mga e-bike at e-trike users kapag meron silang driver's license. At may impound naman ang kanilang sasakyan kung wala silang lisensya. Samantala, ipinaliwanag naman ng MMDA na hindi sila nagkulang sa paalala. Dapat daw ay alam na ng publiko ang ganitong regulasyon dahil dapat nga noong Lunes pa ito ipatutupad, pero iniurong lamang kahapon ang panghuhuli upang bigyang daan ang transport strike ng manibela at piston. Aga, nakalagay sa official Facebook page ng MMDA yung kabuuang listahan ng lahat ng mga national road kung saan bawal na nga ito nga e-bike at e-trike, pati na yung mga tricycle at kuliglig. Ang sinasabi ng MMDA ay doon sa mga tumututol pa rin dito sa regulasyon na ito, yung itong batas na ito ay dati naman ng merong regulasyon doon sa mga e-bike at e-trike, pero pinatutupad lang nila sa ngayon. At ang concern dito nila ay yung safety ng mga gumagamit nito dahil nga kung sa national road sila dadaan, ay kasabay nila yung mga mas mabibilis na mga sasakyan at pwede silang maaksidente. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez.